Eat Bulaga, bakit pinag-usapan? Kapuso, pumirma na sa ibang network. Aminadong dating senador at isa sa miyembro ng TV5 na si Tito Soto o kilala na isang napakagandang Christmas gift para sa kanila ang pagkapanalo sa Eat Bulaga trademark. Sa kanilang isinagawang press con ng December 6, sinabi nitong masaya siya na na-recognize na pati ng gobyerno na sa kanila ang Eat Bulaga. Isa raw itong Christmas gift at masaya na sa wakas ay official na na-recognize ng gobyerno ito. Hindi lang sa mga tao ay sa batas. Isang maagang pamasko raw ito para sa kanya. Ngunit sa kabila nito ay hindi pa nila napag-usapan kung ano pa ang kanilang next plans at kung kailan nila ito planong gamitin. Magpapatuloy pa niya, matapos raw ang press con, i-discuss nilang ibang legal na bagay kung ano ang mga plano nila, lalong-lalo na sa pangalan. Chika pa niya, alam na rin naman ng mga Dower Cats na sa kanila talaga ang Eat Bulaga. Ang biro daw niya noon sa mga kausap niya sa korte, ang alam ng tao, TVJ is Eat Bulaga. Eat Bulaga is TVJ. Ang tao lang ang hindi nakakaalam. Ayon pa ni Joey De Leon, kahit ano pang itawag sa kanila, mapa-EAT o Eat Bulaga ay okay lang sa kanila. Natatawa raw sila at hindi nagagalit. Kahit matatandaan, binabastos nila. Sila ay hindi. Kahit EAT ay okay lang ito para sa kanila. Pagbabahagi naman ng kanilang abogado na si Attorney Enrique De La Cruz, noon pa man daw ay inabisuhan na nila ang kanilang kliyente na pwede lang gamitin ang Eat Bulaga bilang titulo ng show. Ayon pa nito, ang opinion talaga daw ng Divina Law, pwede nang gamitin kahit noon pa, even before the decision came out. Dahil nga yung rehistro nila, hindi para sa entertainment, ang rehistro nila ay para sa merchandise, gaya ng sinabi ni Tito Sen. Pero pinili lang daw nila na gawin at sumailalim sa proseso para maging maayos ang lahat. Dagdag pa ni Attorney De La Cruz, sila ang pumili, si TVJ ang nagparaya at sinabing ayaw nila ng gulo. Total may proseso, sundan daw nila ito at nire-respeto nila ang mga tao. At ngayon na lumabas na, ay sinabi mismo ng gobyerno na ang talagang may-ari at may karapatan sa title na Eat Bulaga o EB ay ang TVJ. At dapat sila naman ang rumispeto para isa lang ang gagamit. Kung ang tanong ay kailan pwedeng gamitin, anytime raw ito. Ayon pa ni Vic Soto, siguro pag tumigil na yung gumagamit na iba at nagpakita ng respeto, yun na siguro ang tamang panahon na gamitin. Dagdag pa niya, pag nagpakita na sila ng respeto at tigilan na nila ang paggamit ng hindi sa kanila, ay mas masaya at siguradong hindi lang Merry Christmas ito, kundi Happy New Year talaga. Matapang namang sinagot ng TV host actor na si Vic Soto ang tanong kung kailan nila balak gamitin ang Eat Bulaga. Marami na rin kasi ang nagtatanong kung kailan nila gagamitin ang naturang titulo para sa kanilang noontime program, lalo pat kinansila na ang trademark registration ng Tate Incorporated noong December 5. Sagot nga ni Vic sa tanong ng isang reporter, gagamitin lang nila ang Eat Bulaga kapag tumigil na ang Tate Incorporated sa paggamit nito. Ngunit mukhang matatagalan pa ang paggamit ni na Tito, Vic at Joey sa Eat Bulaga dahil base sa pahayag na inilabas ng legal counsel ng Tate Incorporated na si Attorney Maggie, tuloy ang paggamit nila sa Eat Bulaga. Samantala, tuloy pa rin ang paggamit ng Tate Incorporated sa titulong Eat Bulaga sa kabila ng pagkakansila ng Intellectual Property Office ng kanilang trademark registration. Umaasa rin sila na habang nasa proseso pa ang kanilang motion for reconsideration ay huwag munang gamitin ng TVJ ang Eat Bulaga. Tungkol raw sa play ng TVJ na hindi gagamitin nito ang Eat Bulaga, ang Tate Incorporated ay patuloy na gagamit ng Eat Bulaga para sa kanilang noontime show na pending ang kanilang appeal. Ang appeal raw ay considered moot at academic kung ito ay para sa TVJ. Umaasa talaga ang Tate na huwag gagamitin ng TVJ ang Eat Bulaga na pangalan. Inihintay pa raw nila ang finality ng decision. Samantala, formal nang pumirma ng kontrata sa TV5 ang international award-winning journalist at dating Jimmy News reporter na si Jiggy Manicad. Nitong December 7, naganap ang contract signing ni Jiggy sa Kapatid Network. Sinaksihan ito ng TV5 bosses na sinasabi
na President at CEO Guido R. Zabaliero, Head of News and Information Luchi Cruz Valdez, Chief Finance Officer Piri Paul Buhay at Media 5 Chief Operating Officer Dino Laurina. Si Jiggy ang karagdagang news anchor sa TV5 Noontime Newscast sa Frontline Pilipinas. Makakasama niya sa paghahatid ng balita sina Luchi Cruz Valdez, Cheryl Kuzem, Julius Babaw, Ed Lingaw, Lord De Vera, Kalad Karin at Mikey Reyes. Bago maging kapatid, si Jiggy ay nagsilbing anchor ng 24 Oras Weekend, reporter sa iba pang news show sa Jimmy 7 na Eyewitness, Reporter's Notebook at News TV Quick Response Team. Sa Facebook, masaya ang excited na ibinalita ni Jiggy ang pagkakabilang niya sa TV5. Ipinost niya ang larawang kuha sa naganap na contract signing, kalakip ang dasal at pasasalamat sa Poong Hesus Nazareno. Mababasa sa caption, Mahal na Poong Hesus Nazareno, sa pagdarasal humingi siya ng pahintulot na nais ng Panginoon na dinggin ang kanyang dasal. Sa January 8, 2024, nakatagdang magsimula si Jiggy sa Frontline Pilipinas. Dahil dito, marami sa mga netizens ang nasasayangan dahil matagal naman itong nabibigyan ng break sa Kapuso Network. Ayon pa ng netizens, nakakalungkot raw isipin na hindi na nila mapapanood ang kilalang reporter ng Jimmy 7. Makikita kasi noon na magaling ang reporter na ito sa Kapuso Network. Ayon pa ng netizens, ngayon na nawala na sa bakura ng Jimmy Network si Jiggy, maaapektuhan kaya nito ang programa. May nagsabi pa na malaking kawalan raw ito dahil nasanay na ang mga viewers sa kanya. May netizen naman ang nagsabing malaking desisyon nito sa Kapuso reporter dahil maayos naman siyang nakapagtrabaho sa Jimmy 7 at ngayon na lumipat na sa TV5. Proud daw sila dahil sinunod nito ang gusto ng puso. Aanhin naman raw ang loyalty kung may trabaho namang naghihintay sa kanya. Masaya sila sa desisyon na nagawa niya sa buhay. Ang TV5 raw ay malaking oportunidad para sa kanya dahil alam ng publiko na mabibigyan ito ng break sa show business. Naniniwala rin ang lahat na marami pang proyekto ang ibibigay ng network sa kanya. Magaling si Jiggy Manikad at dapat na mabibigyan talaga ng proyekto. Ayon pa ng netizens, mas lalong lumakas na ang TV5 sa ngayon dahil di may tatanggi na marami sa mga viewers ang nahuhumaling sa mga shows at news programs nito. Kaya maganda na lumipat raw si Jiggy sa bagong tahanan nito. May netizen pa nagsabing aabangan nila ang bagong proyekto ni Jiggy sa TV5 at sana magtuloy-tuloy pa ito. Marami din sa ngayon na nagsabing baka raw nagkaroon ng problema sa dati niyang tahanan kaya lumipat ito. Lumabas din ang haka-hakang baka raw isa sa rason ng paglipat nito ay gusto niyang mag-grow pa bilang reporter. Hindi lang ito ang unang beses na lumipat ang mga Kapuso reporters sa ibang network dahil ilan sa mga reporters ay pumirma na sa tahanan ng TV5. Kayo, ano ang masabi nyo na lumipat na si Jiggy Manikad sa TV5? I-comment na kung masaya ba kayo sa pagkapanalo ng TVJ at huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel.